Detalye ng pagpanaw ng veteranang aktres na si Susan Roses. Yan ang trending! Isang nakakalungkot nga na balita ang bumungad sa mga netizens nang malaman nila na ang showbiz icon na si Susan Roses ay pumanaw na. Si Susan Roses ang tinaguriang Queen of Philippine Movies. Ang ulat ng pagkamatay ni Susan Roses ay kinumpirma ng showbiz insider na si OG Diaz. At isang Facebook post din ang ibinahagi ng pamangkin ng aktres na si Lawrence Cruz Sonora ngayong Biyernes lang. RIP Mama Inday, Ani Lawrence, anak ng aktres na si Rosemarie Sonora, nakababatang kapatid na babae ni Susan na pumirmina sa Amerika. Kinumpirma rin ng kanyang anak na si Senator Grace Poe ang malungkot na balita sa publiko sa pamamagitan ng inilabas na official statement ng kanyang pamilya. With great sadness, we announce the loss of our beloved Jesusa Sonora Poe, whom many of you know as Susan Roses. She passed away peacefully on a Friday evening, May 20, 2022, surrounded by love and warmth, with her daughter Grace, her nephews Joseph and Jeffrey, and many of her family and close friends. She lived life fully and gracefully. Remember her in her beauty, warmth, and kindness. She is now with the Lord and her beloved Ronnie, FPJ. We will miss her, but we celebrate a life well lived. Susan Roses, daughter, mother, grandmother, a true Filipina, and a national treasure. Magsa-celebrate na sana ng kanyang 70 years sa entertainment industry at ng kanyang 81st birthday sa July 28 ngayong taon ang veteranang aktres. Nabiyuda ang veteranang aktres taong 2004 nang pumanaw ang kanyang asawang si Fernando Poe Jr. na tinagurian naman Action King of Philippine Movies. Nagsimula ang acting career ni Susan Roses bilang child actress noong 1952 sa pelikulang Mga Bituin ng Kinabukasan mula sa Nepomuceno Productions. Sinundan ito ng kanyang launching movie na Boksingera mula sa Sampaguita Pictures. At magmula nga noon, nagsunod-sunod na ang pelikula ni Susan hanggang sa magkamit na nga ng maraming acting award at maging icon ng Philippine movies. Ilan pa sa mga blockbuster films ng aktres ay Ang Gumising Ka Maruha, Patayin sa Sindak si Barbara, at Mahal, Ginagabi Ka Na Naman. Ang huling proyekto ni Susan sa television ay ang FPJ's Ang Probinsyano, kung saan gumaganap siya bilang Lola Flora, ang lola ni Cardo Dalisay na ginagampanan ni Coco Martin. Labis nga na nagluluksa ang buong showbiz industry sa pagpanaw ni Miss Susan Roses. Kayo mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito.